lihak. Wala dapat. Muling nagbabalik, DJ MBR, Everyday DIY. Ayan, wala tayong paso ngayon. Ano kasi, day off ko. Ang gagawin natin, kakatayin natin tong si Kopari para makita natin kung ano nga ba yung kanyang laman loob. Siyempre, hindi natin patatagalin pa ba to. Katayin na natin tong si Kopari. Ano bang size nung, ayan yung alin, baliktad, no? Pangkaraniwan kasi nandito eh. So yan yung size nung alin. Ano to? Ang H4. Kaya kaya ano yun. Ay maluwag. Maluwag siya. Hindi siya ganong mahigpit. Baka tinamad yung ano nito, no? Tatlong ano, no? Next natin yung Philips screw. Ang size lang naman ito yung common, no? Yung ano yan, PH2 na size ng Philips screw. Kanina eh. Hirap tang mga paps, medyo malabo na yung mata, no? Daming tornilyo naman eh. Ito, anak, mantipak lang. Hoy! Yan, tanggal na siya. No? Ibalik sa daan. Oo! Grabe, yun. Yung gearbox, sobrang laki ng gearbox. No? Ay, hindi pala siya matatanggal sa sabit yung pinaka-sleeve. Oh. Yung tenga. So yan yung trigger switch sa ordinary lang yung yung trigger switch, yung kanyang yan, para kita sa camera yung kanyang control board pang tawag dito 2108 to eh, yung size nito eh. 2106 yung kay tawag rito, yung kay Tio mo, no? Kay Master yung medyo mid toy. So sa tingin ko yung size ng motor mukhang ka-size nung kay Tio Moon. Ang malaki sa kanya yung gearbox. Siya yung pinaka-gearbox, may allen bolt pa rito. So ituloy ang ating pangangatay. Yan ang trip nyo eh. De, gawin natin yung trip nyo. Ang bigat ah. Ayun. Ito yung kanyang brushless motor. Hoy, ang laki ng gear. Nakagulat ah. Nagulat ba kayo? So, ang laki ng gear niya dito. So, yan, pag natanggal mo kasi yung hindi mo na may ikot yan eh. Mawawala na sa align kasi yung armature. Pero tingin ko parang malaki ka yung motor nito kay Tio mo. So, yan, may bearing dito. Meron din bearing sa likod. Yan, natatanggal. Yung gear niya malaki, no? Natatanggal yung gear. So, yan, dumako tayo sa gearbox. Tuloy-tuloy ang ligaya. So, yan, yung pinaka-planetary gear, no? Apat yung nakikita ko. Kita ba sa camera? Apat yung planetary gear. Dito tayo sa pinaka-gearbox. Check natin. Uhu! Oho, ang laki ah. Ang laki, nakakagulat. So yan mga paps, kakaiba yung kanyang yung pinaka gearbox, yung pinaka hammer, no? Tsaka yung anvil chuck. Mamaya kalasing ko si Tio mo, compare natin yung pinagkaiba. So yan, meron siyang plastic washer sa pinaka housing. So may grasa, no? Lithium yung grasa, kulay puti. Check natin, tanggalin itong Ayun, ang yung pinaka-anvil chuck. Malapad na. Sobrang kapal naman ito. So, yung kakaiba yung pinaka-hammer eh. May groove siya dito sa pinaka-loob. So,
Siyempre, ito yung hahampas dito sa anvil chuck. Tayo, naglagay tayo ng bond paper. Baka madumi yan eh, no? Matetano pa itong ano natin. Kupari, impact wrench. Ayun yung spring pala ng mga paps dagdag ko. Sa ano, sobrang laki. Sobrang laki ng kanyang spring. Sobrang kapal. Buksan natin to. So yung mga paps, no, pasensya na, medyo maingay dito. Kasi yung bahay ko nasa ano, sa tabi ng karsada, nasa highway tayo. Medyo tahimik pa nga yan. Eh. Pagka, ano yan, napakaingay niya mga yan. No? Ang sarap pagkukutusan. So yan, size nito, ano to? H2 yata ito, hindi ko alam ito. Adagdag ko na rin to mga paps. Yung tornilyo, ano, nilagyan to ng ano, thread locker. Hindi ko lang alam kung kita sa camera. Obvious na may thread locker. Ano yan, para hindi lumuwag. Pag lumuwag ko, masisira. Yan eh. So yun, ano, no? Kakaiba yung ano, design. Yung design ng kanyang ano, planetary gear. Iba-iba dito kay sa mga ordinary, no? So yung may apat na ano, na tawag rito, apat na gear. Check nga natin ito. Yun, ay pahugot. Mukhang ano eh. Mukhang mahaba eh. Ang mahaba nga. Ayan ang haba niya. So yun, nagkalasan na. So iti-check mo yan pagka hindi mo kabisado. Titignan mo kung may ano to. Baliktaran. So wala naman kasi parehas yung group dito tsaka sa likod. So yun mga paps, no? Iba-iba talaga yung ano nito, yung pagkaka-design, no? So hindi naman ito nakakaligaw ibalik, no? Tingin ko yung size nitong gear sa ibabaw, pareha siya malamang nung size dito sa ilalim. So yung gear, tapos meron pa siyang ano, meron pang gear dito sa gitna. Iba yung construction, no? Kakaiba yung construction. Madali na maibalik ito. So, yung grass na maganda naman, no? So, ito, hindi natin to ano, mga paps, ha? Mauhugot. Medyo, ano yan, eh. Masikip yan, sigurado yan, eh. Yung pinaka-shafting hanggang dito. Ano yan, ha? Matigas buksan mo ito. Ayan, yan. So yun, ito yung kanyang ano, pinaka-hammer na. Yun, may bearing. So yan, mga paps, ta. Napagbigyan ko ang inyong mga request. Sabay, wala naman tayong ginagawa. Basta kaya naman natin, no? Pag magbibigay naman tayo sa inyong mga request. Tingnan natin yung kay Tio muna. I-compare natin. Yung mga paps, baklas na itong kay ano. Ito si Tio Moon. Ang ano, singit ko lang ha. Si Tio Moon, Mastood. Yan si Mastood. Parehas na parehas yan. Na brand lang yung pinagkaiba niyan. So yan mga paps, ito na. Unahin natin dito sa ano, tawag rito sa kanyang pinaka-hammer, no. So yan, ang laki ng diferensya talaga. Pakita ko ng malapitan. So ito siyempre si Kopari, ito si Tiyumon or Mastool.
pagdating sa kanyang spring, malaking dihamak, malaki talaga ng spring nito ni Kupari. So ito lang naman yung kanyang likod. Dito tayo sa anvil chuck. Ayun, mas malaki yung kay ano, no, kay Kupari, mas malapad. Tsaka yung diameter, mas malaki siyempre itong kay Kupari. So yun, medyo maikli ng konti yung pinaka-sleeve nitong kay ano, kay Tiyo Moon. Dito naman tayo sa pinaka-ring gear. Malaki ng konti. Konti lang naman itong kay Tiyo Moon. Tapos yung pinaka-gear niya, Pino. Malaking dihamak yung mga gear nito ni Kupari. So yung lapad, ayun, mas maano yung kay ano, mas mataas yung kay Kupari. Pagdating naman siyempre sa ano, planetary gear, obvious naman na ano, mas marami, no. Itong kay ano, walo yung kanyang ano eh, planetary gear. Samantalang tong kay ano, tatlo lang. Kung napanood nyo yung dati kong video, yung maliliit na impact wrench, tatlo din yung kanyang planetary gear na mas maliliit dito. Mas malaki kasi ito eh. Ito naman, medyo maliliit, no? Pero walong peraso. Meron pa siyang isang ano rito, isang gear. Siyempre yung gear nito, siyempre kasukat yan eh. Na? Yung gear sa motor, hindi ko lang mano sa camera. Ito yung pinaka, yung gear kanina nasa brushless motor. Siyempre kasukat din dito kasi yung gear nito na magkabilaan, ano yan, na magka-size. Ako pala mga paps, ito palang ring gear ni ano ni Tiyo Moon, meron po tong baligtaran. Ayan, may ano tayo, may slot. So yan, dito tayo sa ano, no, sa pinaka brushless motor. Mas malaking dihamak yung ano, no, medyo nakakapagtaka nga lang ng konti. Mas malaki ng konti itong ano, tawag dito, yung brushless motor nito ni Tiyo Moon. Mas malapad siya yung diameter. Parehas lang naman, wala kasing caliper ko, lobat eh. Walang baterya kaya hindi natin masukat. Pero obvious naman ano, mas malapad tong ano, itong motor ni Tiyo Moon. Yung pinaka main gear, ayun, mahaba yung main gear ni ano, ito maikli, pero mas malaki naman yung kay Kupari. Check natin yung dito. So yung pagdating sa ano, trigger switch, iba pala yung kay ano, nakalimutan ko na kasi, mas mataas yung ano, no, yung trigger switch nito ni Tiyo Moon kumpara mo rito kay Kupari. Etong kay Kupari, parang ito yung sa impact wrench na ordinary, yung maliliit. Check nga natin to. Ito yung bago ko na ano, na ano tawag rito. Ito yung bago ko na trigger switch. So yun, tama nga, no. Ordinary lang talaga yung kanyang trigger switch, no. Ang kagandahan dito, kung sakaling masisira yung kanyang trigger switch, madaling bumili. Ito kasing ano eh, ito yung maliliit na ano, impact wrench. Magkano lang bago nito, ano lang siya, 80 pesos. Hindi ko alam tong kay ano, kung meron ng lumabas na ganitong trigger switch, kung meron ng mabibili. Kaya next natin yung kanyang ano, tulad nung nabanggit ko kanina, yung kanyang control board. Sa control board, parehas lang yan eh. Ayan ah. So yun, yung tatlong ilaw rito na patayo, tatlo rin, tsaka itong pahalang. So yan, parehong-pareho yung kanyang control board. Yung sa maliliit na impact wrench, ang size na yun, yun yung tinatawag nila na ano yun, 2106. Ito yung malalaki, no. Ito yung 2108. So yan, pwede na tayong mag-assemble. Siyempre, unahin natin assemblein itong kay Kupari. Meron pa pala akong ano, pahabol mga paps, itong yung case, no. Ayan, ayun, malaki talaga, no. Malaki, hindi papasok nga itong ano,
yung gearbox housing nito ni Timon kay Kopari. So yan, yun lang naman, ano na tayo, assemble na. Dagdag ko na rin mga paps, ito palang brushless motor ni ano, ay hindi kita sa camera, yung brushless motor ni Kopari, ano, parang kapareho nung kay ano eh, yung kay Nanway na malaki, kasi wala na si Nanway, na ibenta na natin yun eh, para meron tayong pambigas. Ito na tayo mga paps sa pinakamasarap na parte, no, yung ano, pag-assemble. Siyempre dahil bukas na to, dadagdagan na rin natin ng grasa. Sabagay, may grasa naman siya talaga, no? Hindi tulad nung iba kong binaklas na impact wrench na halos walang grasa. Dagdag ko lang to mga paps, yung ano, yung tornilyo rito na apat, kung mapupunan nyo, may para siyang ano rito, may parang pulbos, ano kasi yan eh, thread locker. Siyempre yung pagbabalik niya, lalagyan din natin ng thread locker para hindi siya lumuwag. Paps, tapos na yung ano, no, pamboboso natin dito kay Kopari. Nakita na natin yung kanyang laman loob. Ang tanong dito kung gagana pa, no, mamaya hindi na to gumana. Siyempre check din naman natin. Ayan, ano to? Yung forward. Yung buo pa. Reverse. Yo mga paps. Ayan mga paps, ito po si DJ MBR Everyday DIY na pansamantalang nagpapaalam. Salamat mga paps.